inches lang po yung opening ng ating back pocket, kasi 35.5 lang po yung bewang. Yung marking na susundan lang po kung ano yung marking. Tapat lang po dito yung sa pinakagitna po yung gitna ng ating panglabi. Tapos yung pinakalast na guhit po, itatapat lang din dito sa ating marking. Saka po distingan. Saka dito din po sa dulo. Tatapat din itong last na guhit. Pag nagpasada po, dapat nakapatong po dito sa marking natin. Tapos checkin po natin kung center siya, kung sakto. Paano ilagay ang ating pambulas lining po. Ito po may nuts po, itatapat ng nut yung pinakagitna, tapos maglagay lang po ng alawas dito sa taas ng kahit 3/8 or 1/4, pwede na rin po. Lock na po natin. Din po. Kailangan po pagpasada. Huwag pong lumagpas sa marking para po pantay ang ating labi ng back pocket. Yung mga hatiin. Kailangan po ingatan na huwag masama yung katawan sa paggupit nito. Saka po natin isama yung katawan sa paggupit. Huwag po isasagad yung pag-ikiti. Kailangan may alawas po na kahit 1/8 para hindi po siya mag-bus-bus ang ikiti.
una po nating i-besting yung sa baba na part. Ayan. Huwag mong pagsabayin para hindi po mahirapan. Pagpasad na po, medyo himasin natin pataas yung tila para yan po ganyan o, para wala siyang lobo, para maganda tingnan. Saka po natin isunod yung sa taas na banda. Kailangan po laging po nagkabit po kayo nitong ating dinidikit na to, dapat lagi pong may allowance dito sa taas para po pag ibinalot natin siya, meron tayong mahawakan. Tapos hindi na po natin yun siya mahata. Pagkawal tayong mahawakan man lang, nahirapan din po tayo sada. Ilak na po natin. Ayusin na po na mabuti yung ating pinakapikiti para po maganda tignan bago po siya ilak. Kailangan po tayo magupit dito kasi pagka mamaya, pagka atin natin siyang binalot, may madaanan dito yung pasada kasi matigas po yan eh, pagka hindi natin binawasan. Ayan na po siya, pantay. Wala po siyang busbos. Lalim po ng ating bulsa ay 6 3/4. Para hindi naman po lumabas yung wallet pag umupo. Saka ito po yung ating marking dito. Ito po dinalaga yung ating isang ano piecing niya. Tapos pantayin lang po natin para po pag napasado na mamaya hindi po magdadingi. Gupitin pa rin yung sobrang tela para malinis tingnan.
saka pabalik ka rin. Pasadahan pa natin sa taas. Kailan mo din ilock. Para hindi po siya matestas. Saka ipatong lang po dun sa pasada niya. Tapin na po natin. One fourth po yung request ng nagpatay, kaya sundin po natin yun kung ano po ang kanyang kagustuhan. Pares pala sa kabila. Ito po ay bisting lang. Para mamaya pagpasada ng wristband, okay na po siya. Kailangan po medyo lahil pataas yung tila para hindi po dito pag na-plancha na po, hindi po dito magaganyan. Yan, ganyan na po. Po tayo para sa waistband niya. Ang dadaanan para pantay po. Yan. Yan po nilaan yung waistband niya. Para pantay yung ating packet tingnan. So yan na po yung ating gambal tubig na backpacket. Wala po yung boss-boss. Oh. Yan, malinis po yung tingnan. Oh, yan. Yan po. Yan po. Salamat po sa panonood. Pagsama. Sana mayroon kayong natutunan. Lalo sa mga baguhan pa lang sa pananahi, yung mga gustong matuto. Yan. Ito lang po yung gayahin nyo. Sundin nyo lang po yung kung ano yung nakita nyo, kung paano ginawa, para hindi po kayo maligaw. Kasi ito po, oras na nag boss-boss po dito sa kanto nito. Malaking trabaho po yan. Pag kinalas niya naman, pag baguhin, babaguhin po talaga yan. Pag hindi po nakaya sa pagdukot dito, kung gusto niyong dukutin. Malaking trabaho po. Pag yan po ay nag-boss-boss na po sa dulo, pinaka kanto niya. Malaking trabaho po na naman ulit igawin nyo. Kaya sundan nyo lang po yung itinuro ko sa inyo para hindi po kayo mahirapan. Okay po. Salamat. Thank you for watching. God bless po sa lahat.